Paalala, ang mga kwento na inyong masasaksihan dito ay hango sa aklat na kung tawagin ay apokrifa. Ilan sa mga pangunahing karakter ay hango sa Biblia. Ang mga kwento ay halintulad ngunit ang karamihan ay detalyadong hindi mababasa sa aklat ng Biblia. Karapatan ng mga Kristiyano at ninuman na marinig ang kwento na ito, maimbestigahan at mapag-aralan upang mapag-alaman kung ito ay may katotohanang naganap o isang literatura lamang. At si Adan at Eva ay nanatili nga sa ilalim ng bato ng 3 araw at 3 gabi ayon sa sinabi sa kanila ng Diyos. At ginawa ito ng Diyos sa kanila sapagkat iniwan nila ang kanilang yungib at nakarating sa lugar ding ito ng walang utos ng Diyos. Ngunit makalipas ang 3 araw at 3 gabi, binuksan ng Diyos ang bato at inilabas sila mula sa ilalim nito. Ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang mga mata at kanilang puso ay nabalisa sa pag-iyak at kalungkutan. Nooy sina Adan at Eva ay lumabas at dumating sa yungib ng kayamanan at tumayo silang nagdarasal dito buong araw na iyon hanggang sa gabi. At ito ay naganap sa pagtatapos ng 50 araw pagkatapos nilang makaalis sa hardin. Ngunit sina Adan at Eva ay bumangong muli at nanalangin sa Diyos sa yungib sa buong gabing iyon at humingi ng awa sa kanya. At nang sumikat ang araw, sinabi ni Adan kay Eva, "Halika, tayo ay umalis at gumawa ng gawain para sa ating mga katawan." Sa gayoy, lumabas sila sa yungib at nakarating sa hilagang hangganan ng halamanan at humanap sila ng isang bagay na maitatakip sa kanilang mga katawan. Ngunit wala silang nahanap at hindi alam kung paano gawin ang gawain. Gayunpaman, ang kanilang mga katawan ay nadumihan at wala silang imik mula sa lamig at init. Pagkatapos ay tumayo si Adan at humiling sa Diyos na ipakita sa kanya ang isang bagay na tatakip sa kanilang mga katawan. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Diyos at sinabi sa kanya, "O Adan, isama mo si Eva at pumunta sa tabing dagat kung saan ka nag-ayuno dati. Doon ay masusumpungan mo ang balat ng tupa na ang laman ay nilamo ng mga leyon at ang mga balat ay naiwan. Kunin ninyo kayo'y magbihis ng damit at magbihis kayo." Nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula sa Diyos, isinama niya si Eva at umalis mula sa hilagang dulo ng hardin sa timog nito sa tabi ng ilog ng tubig, kung saan sila ay nag-ayuno. Datapwat habang papasok sila sa daan at bago pa sila makaabot sa lugar na iyon, si Satanas, ang isa na masama, ay nakarinig ng salita ng Diyos na nakikipag-usap kay Adan tungkol sa kanyang pangtakip at tinungo niya ang lugar kung saan naroroon ang balat ng tupa. Pinaghati at tinangkang dalhin ito at itapon sa dagat o sunugin ng apoy upang hindi ito masumpungan ni Adan at Eva. Ngunit nang akmang kukunin na niya ang mga ito, ang salita ng Diyos na nagmula sa langit ay tinali siya sa gilid ng mga balat na iyon, hanggang sa lumapit sa kanya sina Adan at Eva. Ngunit nang malapit na sila sa kanya ay natakot sila sa kanya.
at sa kanyang kakilakilabot na hitsura. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Diyos kina Adan at Eva at sinabi sa kanila, "Ito ang nakatago sa ahas at nangloko sa iyo at hinubaran ka ng kasuotan ng ilaw at kaluwalhatian kung saan kayo naroon dati. Ito ang nangako sa iyo na maging kamahalan at kabanalan saan kung gayon, nasaan ang kagandahang nasa kanya, nasaan ang kanyang pagkadiyos, nasaan ang kanyang ilaw, nasaan ang luwalhati na nasa kanya. Ngayon, ang kanyang anyo ay kakilakilabot. Siya ay naging kasuklam-suklam sa mga anghel at siya ay tinawag na Satanas. O Adan, hiniling niya sa akin na kunin ko sa iyo ang damit na ito na mula sa balat ng tupa at sirain ito at huwag kang pahintulutan. Ano kung gayon ang kanyang kagandahan na dapat mong sundin siya? At ano ang nakamit mo sa pamamagitan ng pakikinig sa kanya? Tingnan ang kanyang mga masasamang gawa at pagkatapos ay tumingin sa akin na iyong tagalikha at sa mabubuting gawa na ginawa ko sa iyo. Kita nyo, tinali ko siya hanggang sa kayo ay dumating at makita siya at makita ang kanyang kahinaan na walang kapangyarihan na natira sa kanya. At muling pinalaya si Satanas ng Diyos mula sa kanyang pagkagapos. Matapos nito ay hindi na nagsalita sina Adan at Eva, kundi umiyak sa harap ng Diyos dahil sa kanilang pagkakalikha at sa kanilang mga katawan na nangangailangan ng panakip sa lupa. At sinabi ni Adan kay Eva, "O Eva, ito ang balat ng mga hayop na ating ipangtatakip. Ngunit nang maisuot natin ito, ay narito, isang tanda ng kamatayan ang darating sa atin. Dahil sa may-ari ng mga balat na ito na namatay at nasayang, gayon din naman tayo ay mamamatay." Pagkatapos ay kinuha ni Adan at Eva ang mga balat at bumalik sa yungib ng kayamanan. At nang nasa loob na nito, tumayo sila at nagdasal ayon sa nakagawian nila. At iniisip nila kung paano sila makakagawa ng mga kasuotan mula sa balat na iyon, sapagkat wala silang kakayahan dito. Pagkatapos ay nagpadala ang Diyos sa kanila ng kanyang anghel upang ipakita sa kanila kung paano ito maisasagawa. At sinabi ng anghel kay Adan, "Lumabas ka at magdala ka ng mga tinik ng palma." Nang magkagayoy lumabas si Adan at nagdala ng ilan, gaya ng iniuutos sa kanya ng anghel. Nang magkagayoy nagsimula ang anghel sa harap nila upang linangin ang mga balat ayon sa pamamaraan ng isang naghahanda ng kasuotan. At kinuha niya ang mga tinik at idinikit sa mga balat sa harap ng kanilang mga mata. Nang magkagayoy, ang anghel ay muling tumayo at nanalangin sa Diyos na ang mga tinik sa mga balat na iyon ay maitago, na animoy tinahi ng isang sinulid. At sa gayon, ito ay sa utos ng Diyos. Sila ay naging mga kasuotan para kina Adan at Eva, at siya ang nagbihis sa kanila. Mula sa oras na iyon, ang kahubaran ng kanilang mga katawan ay natakpan mula sa paningin ng mga mata ng bawat isa. At ito ay nangyari pagkatapos ng 51 araw. Nang ang mga katawan ni Adan at Eva ay natakpan, sila ay tumayo at nanalangin at humingi ng awa sa Panginoon at patawad. At nagpasalamat sa kanya dahil naawa siya sa kanila at tinakpan ang kanilang kahubaran
at hindi sila tumigil sa pananalangin sa buong gabing iyaon. Nang pagkagising sa pagsikat ng araw, sinabi nila ang kanilang mga panalangin ayon sa kanilang kaugalian. At pagkatapos ay lumabas sa yungib at sinabi ni Adan kay Eva, "Sapagkat hindi natin nalalaman kung ano ang nasa kanluran ng kuweba na ito, tayo'y lumabas at tingnan ito ngayon." Nang magkagayoy lumabas sila at nagtungo sa hangganan ng kanluran. Sila ay hindi gaanong kalayuan mula sa yungib nang si Satanas ay lumapit sa kanila at nagtago sa pagitan nila at ng yungib. Sa ilalim ng anyo ng dalawang mabangis na leon na tatlong araw na walang pagkain na dumating kina Adan at Eva na tila mangluluray at uubusin sila. Nang magkagayoy umiyak sina Adan at Eva at nanalangin sa Diyos na iligtas sila mula sa kanilang kinatatayuan. Nang magkagayoy dumating sa kanila ang salita ng Diyos at pinalayas ang mga leyon sa harap nila. At sinabi ng Diyos kay Adan, "O Adan, anong hinahanap mo sa hangganan ng kanluran at bakit ka umalis sa iyong sariling lugar sa silangang hangganan kung saan naroon ang iyong tirahan? Ngayon kung gayon, bumalik ka sa iyong yungib at manatili ka roon upang hindi kalokohin ni Satanas. O gawin ang kanyang hangarin sa iyo, sapagkat sa hangganan ng kanlurang ito, o Adan, ay lalabas mula sa iyo ang isang binhi na pupunan ito, at iyon ay magpapahawa sa kanilang mga sarili ng kanilang mga kasalanan at sa kanilang pagsuko sa mga labi ni Satanas at sa pagsunod sa kanyang mga gawa. Kaya't dadalhin ko sa kanila ang mga tubig ng baha at aapaw sa kanilang lahat. Ngunit ililigtas ko ang natitira sa mga matuwid sa gitna nila at dadalhin ko sila sa isang malayong lupain at sa lupain na iyong kinatatahanan ngayon ay mananatiling sira at walang sino man ang maninirahan dito." Pagkatapos ng pagsasalita sa kanila ng Diyos, bumalik sila sa yungib ng kayamanan, ngunit ang kanilang laman ay natuyo at ang kanilang lakas ay nabigo mula sa pag-aayuno at pagdarasal at mula sa kalungkutan na naramdaman nila sa paglabag laban sa Diyos. Nooy tumayo sina Adan at Eva sa yungib at nagdasal ng buong gabing iyon hanggang sa sumikat ang umaga. At nang sumikat ang araw ay kapwa sila lumabas sa yungib, ang kanilang mga ulo ay gumagala mula sa kabigatan ng kalungkutan at hindi nila malaman kung saan sila magtutungo. At sila'y lumakad ng gayon sa timog na hangganan ng halamanan at nagsimula silang umakyat sa hangganan na iyon hanggang sa makarating sila sa silangan ng hangganan na lampas doon na wala ng masyadong puwang. At ang kirubin na nagbabantay sa halamanan ay nakatayo sa kanlurang pintuang bayan at binabantayan ito laban kina Adan at Eva. Baka bigla silang makapasok sa halamanan. At ang kirubin ay pumihit sa kanila na para bang papatayin sila alinsunod sa utos na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nang dumating sina Adan at Eva sa silangang hangganan ng hardin ay iniisip nila na hindi sila nakikita ng kerubin habang sila ay nakatayo sa tabi sa pintuang daan na parang nais pumasok. Ngunit biglang tumingin ang kerubin na may isang kumikislap na tabak ng apoy sa kanyang kamay at nang makita niya sila ay umaon siya upang patayin sila sapagkat natakot siya na baka siya sirain ng Diyos kung sila
ay magtungo sa halamanan ng walang utos, at ang tabak ng kerubin ay tila nagniningas sa malayo. Ngunit nang itaas niya ito kina Adan at Eva, ang apoy nito ay hindi kumislap. Kaya't inisip ng kerubin na ang Diyos ay nalulugod sa kanila at dinala sila pabalik sa hardin. At ang kerubin ay nakatayo at nagtataka. Hindi siya maaaring umakyat sa langit upang alamin ang utos ng Diyos hinggil sa kanilang pagpasok sa hardin. Siya sa makatuwid ay nananatiling nakatayo sa tabi ng mga ito, hindi tulad ng siya ay upang humiwalay mula sa kanila, sapagkat siya ay natatakot na baka makapasok sila sa hardin ng walang pahintulot mula sa Diyos, na kung gayon ay lipulin siya. Nang makita ni Adan at Eva ang kerubin na papalapit sa kanila na may isang nagniningas na tabak na apoy sa kanyang kamay, nabakas ang takot sa kanilang mga mukha at parang namatay. Sa oras na iyon, ang langit at ang lupa ay nayanig, at ang iba pang mga kerubin ay bumaba mula sa langit patungo sa kerubin na nagbabantay sa halamanan. At nakita siyang namamangha at tahimik. Pagkatapos, muli, ang ibang mga anghel ay bumaba malapit sa lugar kung saan nandoon sina Adan at Eva. Nagkahiwalay sila sa pagitan ng saya at kalungkutan. Natuwa sila sapagkat naisip nila na ang Diyos ay nalugod kay Adan at hinangad niyang ibalik siya sa hardin. At hinangad na ibalik sa kanya ang kaligayahan na minsang natamasa niya. Ngunit sila ay nagdalamhati tungkol kay Adan, sapagkat siya ay nabuwal na tulad ng isang patay na tao, siya at si Eva, at sinabi nila sa kanilang pag-iisip, si Adan ay hindi namatay sa lugar na ito, ngunit pinatay siya ng Diyos sapagkat siya ay naparito sa lugar na ito at hinangad na makapunta sa hardin ng walang pahintulot